Daniel, anong ginagawa mo dito? Baka mamaya makita ka ni Nathan. Wala akong pakialam kahit makita pa ako ni Nathan. Katerina, kailangan ko nang umalis ngayon din dito. Bakit? Dahil nagpapanggap lang si Nathan. Hindi totoo yung tangka niyang pagpapakamatay. Talagang hinihintay niya kayo ni Papa. Kaya hindi niya binaril ang sarili niya. Para maawa kayo, Katerina. Katerina, huwag ka magpaloko sa kanya. Hindi na mangyayari yun, Daniel. Pumasok ako dito ng bukas sa mga mata ko. Ilang beses na nagsinungaling sa akin si Nathan na magbabago siya pero hindi niya ginawa. Hindi na ako magpapaloko ulit sa kanya. Pero ba't kailangan pang bumalik dito, Katerina? Bakit hindi ka pa sa akin sumama at magpakalayo-layo? Daniel, gusto ko. Gustong gusto. Pero kailangan natin itong gawin ito sa tamang paraan. Kasal pa rin ako sa kanya at hindi pa kami anak. Hindi tayo mabubuhay ng tahimik. Ang ibig sabihin kaya bumalik ka dito para kumuha ng ebidensya laban kay Nathan? Oo, Daniel. Kailangan na matapos to. Kailangan ko humanap ng ebidensya laban kay Nathan. Dapat ko mapatunayan sa korte na wala sa tamang pag-iisip si Nathan. Nadelikado yung buhay ko sa kanya. Pero Katerina, delikado yung ginagawa mo. Alam ko, pero isusugal ko lahat. Para lang makasama ka. Katerina, mag-iingat ka. Huwag mong ilagay sa alanganin ang buhay mo. At sa oras na maramdaman mo na delikado ang sitwasyon mo, tawagan mo agad ako. Ilalayo kita dito, Katerina. Pwede, bawal yun eh. Sige na. Kahit sandali lang, nakakahiya. Napakamukhang loser naman ako. Mag-isa lang ako dito. Sige na. Oh, sige, pero sandali lang. Pagka tinanong sa'yo ng manager, sabihin mo na lang na mag-explain ako sa'yo tungkol sa mga wine selection namin. Yun kasi yung sinabi ni Marco para kumayag silang maupo ako sa tabi niya eh. Close kayo ni Marco? Baka hindi mo pa nga alam. Si Marco ang ama ng anak ko. Trust kayo. So, naging kayo pala? Oo. Pero, bago pa yung kinasal sila ni Jane. Eh, ngayon, nagkabalikan na ba kayo? May namamagitan ba sa inyo ni Marco? Ay! Sandali, Jane, kailangan ko na umalis kasi niya. Sika, suwin lang ako isang customer, ha? Sige, ha? Sandali lang. Nag-aalala ako para kay Katerina. Hanggat nagsasama sila ni Nathan, siguradong delikado ang buhay niya. Naiintindihan kita na nag-aalala ka. Pero, intindihin mo din si Nathan. Sa kalagayan niya, wala namang ibang makakapagbigay sa kanya ng kaligayahan kung hindi si Katerina. At saka, nagsisikap naman siya na magbago. Nathan, bakit? Wala lang. Gusto ko lang pakita sa'yo kung gaano ako kasi. Tara! Salamat. Ano yung binabasa mo? Wala, nakita ko lang dito. Baka magazine ni Joanna. Nathan, anong ginagawa mo? Katerina, mahal na mahal kita. Gusto ko lang pakita sa'yo how much. Nathan, wag. Wala, hindi niyo ako naiintindihan eh. Nagpapanggap lang si Nathan at alam ni Katerina yon. Gusto ko siyang ilayo, gusto ko siyang protektahan, pero naghihintay kami ng tamang panahon. Anong ibig mong sabihin, Daniel?
May binabala kayo? Wala ho, Lola. Nabigla lang ho, kaya sasabi ko yan. I understand. At hindi na kita pipilitin. Alam ko namang marami akong atraso sa'yo eh. Marami akong pagkukulang. Pero Katerina, gagawin ko lahat para bumalik yung trust mo sa akin. Para mahalin mo ako. Tulad ng pagmamahal ko sa'yo. Apo, alalahanin mo sana. Si Katerina ay asawa ng kapatid mo. Wala kang karapatan na kunin si Katerina kay Nathan.